Mahina ba ang signal range sa inyong mga wifi sa pagkonekta sa inyong mga device? Gusto mo bang matuto o malaman kung paano ito palakasin? So for today's video guys is meron akong i-share sa inyo kung paano natin palakasin ang ating signal range sa ating mga wifi sa pagkonekta sa ating mga devices gamit ang wifi repeater. So meron tayong dalawang metodo paraan kung paano natin i-set up yung ating wifi repeater guys. So sa smartphone or sa laptop or desktop. So bago muna natin yun gawin is bubuksan muna natin ito. So ayan guys, nabuksan na natin. So ito yung wifi repeater. So sa iba guys is meron itong dalang wire, if I'm not mistaken, RJ45 cord at tatawag. Pero sa akin is wala. So dito siya ilalagay sa likod. Pero kung gusto ko ilagay is meron naman akong wire na galing sa aking Globe at Home Repeat Wi-Fi is ito. Get na siya guys. If gusto ko. Pero ngayon guys is set up natin ang ating Wi-Fi repeater na naka-wireless lang. So may dalawang option ito guys. Wireless or hindi wireless. So gamit itong wire na ito. Yan. So kung napapansin nyo kanina guys is wala sa loob yung quick installation guide. Actually guys is natatry ko na to kanina. So ngayon is ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ito gawin. So ito yung quick installation guide. Sa harap niya is English language at sa likod nito guys is naka Chinese language. Honestly guys is napaka easy lang nito iset up basta nandito lang tong quick installation guide. So ngayon is papakita ko na sa inyo. So ito yung IP niya guys or default IP address sa ating wifi repeater 192.168.11.1. So magagamit natin ito guys if mag-set up tayo sa laptop or desktop kasi itatype natin yung IP address niya sa Google Chrome. So kung sa smartphone naman natin i-set up guys, isintin na natin kailangan na itype ang ating default IP address. Kasi once na ma-scan na ng ating smartphone ang ating Wi-Fi repeater is automatically may lalabas na sign in at doon na tayo mag-set up ng ating Wi-Fi repeater. So ayan guys, naisaksak ko na ang Wi-Fi repeater. So may kulay na siya na green. At ngayon is ipapakita ko na sa inyo kung paano ito i-set up gamit ang smartphone. At maya-maya ay ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito i-set up gamit ang laptop. So nandito na tayo sa ating device guys or sa ating smartphone. So bago muna natin i-set up ang ating Wi-Fi repeater is make sure na abot ng Wi-Fi repeater yung signal sa ating modem. So open lang natin yung Wi-Fi. So ayan. So sa itaas guys is yan yung ating repeater at sa ibaba yung ating modem. So tap lang natin yung Wi-Fi repeater natin. So napapansin nyo guys is may nakalagay na sign in. So dito natin i-set up yung ating Wi-Fi repeater. So tap lang natin yung tap here to sign in to network. So pagkatapos po natin natap yun is pipili po tayo ng lingwahe. So ayan lang, English, then tap yung login. Dito, pipili tayo ng repeater mode if wireless ang ating gagawin or may wired. So sa ating setup ngayon guys is wireless lang. So tap lang natin yung next na nasa itaas. So aantayin lang natin na ma-scan or ma-track ng ating Wi-Fi repeater ang modem. So ayan, na-track na yan guys. Tap lang natin. Dito guys is kung ano yung password sa ating modem is yun din yung ating ilagay sa ating Wi-Fi repeater.
So type ko lang yung aking password. So ayan, nailagay ko na. So dito sa may box guys, nasa ibaba is nasa sa inyo kung ibahin nyo yung name ng yung wifi repeater. So halimbawa is ma-check nyo yan is kung ano yung name sa inyong modem is yun din yung name sa inyong wifi repeater. But ang kaiba lang nila guys is may EXD sa dulo yung nasa wifi repeater. If I'm not mistaken, that means extender guys. So ayan, pagkatapos nyan is itap lang natin yung next. So ayan, successful lang natin pagsiset up. Natitap lang natin ang finish. So ititest natin ngayon if nag-work ba talaga yung ating setup kanina. So type lang natin yung password sa wifi repeater, which is yung password din sa ating modem. So ayan guys, connected siya. Pero wala ko internet ngayon, kaya no internet yung nakalagay. So ayan, successful siya guys. So ang sunod naman natin is itry natin yung setup, or gawin natin yung setup sa laptop. So nandito na tayo sa aking laptop guys. So kanina is na-reset ko na yung wifi repeater, kaya bumalik yung dati niyang pangalan. So connect lang natin. At pagkatapos ito is pupunta tayo sa Google Chrome. So dito, i-type lang natin yung default IP address ng ating wifi repeater. So 192.168.11.1. Then pagkatapos ay click lang natin yung welcome to wifi repeater. At pipili tayo dito ng lingwahe, so English lang. Click login. Dito pipili tayo ng repeater mode, so wireless lang. So antayin natin na ma-scan yung ating modem. At ayan, so click lang natin yung modem. Then type yung password sa wifi repeater, which is yung password sa ating modem. So if gusto natin palitan yung name sa wifi repeater, so click lang yung box na nasa ibaba. Then click lang next, then finish, click yung finish. So itatry natin if mag-work ba talaga yung ating setup sa laptop. So ayan, successful siya. So hanggang dito na lang magtatapos ang ating video guys. Sana ay nakatulong sa inyo. Kung may mga katanungan kayo is comment lang kayo below. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.